pangarap na napurnada dahil sa manlulokong ahensya. Gusto niyang bawiin or gusto niyang gusto ngayong bawian ng biktima. Enero nitong taon ang makilala ni Nolan Katayna si Alan Mislang, isa umanong agent ng RYVT Travel and Tour Services. Nakita lang daw ni Nolan ang post ni Alan Mislang sa isang social media site na nangangailangan daw ng dairy farmers ang New Zealand. Agad naman nagpadala ng mensahe na interesado si Nolan sa trabahong inaalok ni Mislang. Nakipagkita si Nolan kay Mislang at agad daw siyang niyaya nito sa opisina ng RYVT Travel and Tours na nasa Espanya Corner, Maceda Street, Sampaloc, Manila. Mabilisan siyang kinausap ng isang staff ng RYVT Travel and Tours at hiningan na siya ng 250,000 pesos. Ang 50,000 pesos daw ay para sa processing fee. Ba? Pebrero nitong taon, nagbayad si Nolan ng 50,000 pesos at kinuha na raw daw ang kanyang passport. Yun na. At ngayon, Marso raw ang may pinangakong aalis ni Nolan papuntang New Zealand. Pero magtatapos na raw, Marso, hindi pa rin daw siya nakakaalis papuntang New Zealand. Ang siste pa, huli na nang malaman niya hindi lang siya ang nabiktima nitong si Alan Mislang ng at RYVT Travel and Tours. Naku. Sa ngayon na nais na lang siyempre mabawi ni Nolan ang kanyang ibinayad na 50,000 na hiniram pa niya at ang kanyang passport. Naku. Kasama po natin ngayon sa studio si Nolan Katayna. Nolan, yung RYVT bukas pa? Sa ngayon po, sir. Oy, sandali lang ha. Ay, Alan Mislang, magandang hapon. Alan Mislang. Alan Mislang. Alan Mislang. Sir? Alan. Opo. Oo, good afternoon, Alan. Opo. Oo, si Erwin Tulfo ito kasama si Ben Tulfo at Alex Santos. Live tayo sa PTV4 ngayon. Yes, sir. Yes, sir. Oo. Good afternoon. Tanong, kailan makakaalis si Nolan? Sir, pakilakas po. Okay. Kailan aalis si Nolan? Katayna. Nolan. Katayna. 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 Oh. Actually po sir, ano po yan? Ano? Nag-apply po sila. Oo. Oh. Pero under ano po, bali nagka-problema po yung agency. Oo. Oh. Anong in-applyan nila? Sa kwan po sir, sa New Zealand. Okay. Oh. Makinig ka sa akin ha. Alam mo ba na travel agency at tours ay hindi pwedeng mag-recruit ng tao? Yan. Tama. Opo sir. Ay bakit mo ni-recruit itong pobre? Sige nga. Number one, panloloko yan. Oo. Number two, nasaan yung kwarta? Oo, yun. Ibalik mo yung kwarta, ipapakulong ka namin. Passport din ang complainant. Yung passport pa. Travel agency kayo, magre-recruit kayo. Oh. Ay, illegal recruiter ka. Ano yan? Tama. At Alan. At processing fee ka pang hinihingi. Sagot, Alan. Bawal yun, ha? Alan! Alan! Papahanap kita sa CIDG ngayon, Alan. Alan! Ayaw mo sumagot? Ano? Hindi po ako tatakbo, sir. Lalakad ka lang. Opo. Lalakad ka? Oh. Hindi. Kaya, ano? Hindi po ako, sir, tatakbo. Nandito lang po ako kung kailan niyo po ako pupuntahan. Walang problema po, sir. Ah, ganun! Pag pumunta kami dyan, may posas nanda kasama kami dahil staff na yan. Kasama yung kumpanya mong RYBT. Alamin yung lahat dyan na travel agency kayo, hindi kayo pwedeng mag-recruit dahil wala kayong lisensya sa POEA. Tama. Alright? Alan! Kami pang lulukuhin nyo, pwede nyo lukuhin itong mga pobre pero kami hindi. Alan! Sagot! Ibalik yung pera, ibalik yung passport. Alan! Alan, sagot. Actually, sir, alam naman po ni Nola na hindi po ako ang pinagbigyan nila ng passport. Ay, kasama ka ron! Yung pera! Kaya actually po, sir, biktima rin po ako dito. Kasi po, nag-finance din po ako ng pera sa mga sa tao ko, sa pamangkin ko. Actually, biktima rin po ako. Oy, Alan, makinig ka! Sandali! Makinig ka, Alan, ha? Makinig ka. Okay? Nasa linya ng aming telepono ngayon. Ito yung bulahin mo. Sige, bulahin mo ito. Mahirap to. Si Attorney Roque Merdegia Jr., ang hepe ng Anti-Transnational Crime Unit ng CIDG. Yeah. Magandang hapon po, Attorney Sir. Magandang hapon, Erwin. Magandang hapon, Sir Ben. Kasi Alex. Magandang hapon, Sir Ben. Nako, salamat po. Sir, inireklamo po ni Ginoong Nolan Katayna
itong isang Alan Mislang at ang kumpanya niyang RYVT Travel and Tours dahil hiningan siya ng 50 mil pesos, kinuha ang kanyang passport, nire-recruit siya as dairy farmer ng New Zealand. Eh kayong travel agency po sila, attorney. Ano yun? Ay, malinaw po yan na isang paglabag, no? Dahil ang mga travel agency ay hindi pinahihintulutan na mag-recruit din ng mga manggagawa sa ibang bansa. Jesus Mariosa. Lalo na kung wala niyang pahintulot kami from the POA, ayun po ay talagang eager recruitment po yan. Bawal po yan sa ilalim ng ating patay. Nako, patay ngayon. So, ano ang option ng natitira na lang ngayon dito kay Alan Mislang at ng RYBT Tours and Travel Attorney Merdeguia? Ay, ang dapat nilang gawin ay isorry nila kung ano man yung tinanggap nila mula sa biktima sa kumpinan o sa kuhaan nila ng pera. Otherwise, mapipilitan po tayong mahulihan base na rin. Nako, patay yan na. Nako, Alan, yari ka ngayon. Then, Nolan. Nolan. Alan. Ganito po actually, ako rin po ay biktima rin po ako dito. Kung matatanggal po ako sa serbisyo, tanggap ko po yun. Pero sana po ang mahuli po dito, sir, yung mga manluloko po. Sino? Alam po po na... Sino yung manluloko? Nagkamali po ako. Sino yung manluloko? Sino yung manluloko? Actually po, ang mga ano ng RYBT po. Sino yung... Sino ano? Anong pangalan? Ang pangalan? Pangalan? RYVT po. Ang mga pangalan ng pangkumpanya yun, sino yung pang-may-ari? Yung kasabwat mo, kasabwat mo dito. Kasapakat mo rito. Bali ano po, si Ma'am Yvette Valdez. Yvette Valdez, sino pa? Actually po sir, actually ganito po, biyahin na po sana po ako para magsusumbong po ako. Alan! Alan! Yari ka rito kay Colonel to si Ed Colonel. Si Colonel eh. Colonel, ito hindi lang magaling to sa anti ito sa mga illegal net. Pati sa drugs magaling to. Okay, tama. Kami pinapaikot-ikot mo kami ha. Hinayupa kang mama ka o tao ka o babae ka kung sino ka man ha. Makinig ka. Sir, pinapaikot-ikot pa tayo nito Colonel Merdeguia. Ganito na lang po siguro. Samahan namin ito complainant sa tanggapan mo, sir, para makapagsampa ng kaso. Ay ngayon, may subpoena powers na ang CIT. Pwede ka nang bit-bitin sa pundilyo mo matauhan ng CIDG. Hindi na kailangan ng korte. Si Colonel Merdeguia ng CIDG, pwede ka nang bit-bitin sa iyong pundilyo para bit-bitin sa CIDG. Bakit naman pundilyo? Ay, dito. Dito sa kwelyo na lang. Sa sinturera. Pwede kang bit-bit sa baka tumakas pa. Tama yun. Dito talaga. Mamili ka. Binibigyan ka namin ng oras. Babayaran mo ba o babayaran mo? Pareho yan. Sir, sadali lang po, sir. Kasi ganito po. Dapat po dito, sir. Dapat ang habulin po, sir. Si Colonel. Colonel Verdeguia, sir, marami pang piniluloko kami nito. Ikaw, siya yung nag-prompt sa kumpanya na ito. Siya yung kumausap sa complainant, sir, na mapapaalis siya. Tapos sinasabi niya, biktima. How is this, Colonel Verdeguia? Colonel, take over. Ay, sa tingin ko, parang palusot na lamang. Ay, naku, Jesus Mariusep. Ganun pa man, sa pakikipagsabuhatan nila, ay meron po silang liability. Naku, ay naku. Hindi po sila pwede magturo na kung sino-sino lang may nando. Ganito na lang siguro. Attorney, ganito siguro. Si Alan Mislang po ba'y pwedeng gawing witness dito? State witness. Kung willing po siya na magbigay. Titistigo ka ba? Alan, ka ba? Titistigo ka ba dito? Opo. Opo, sir. Alan, sandali. Opo. Eh, magaling to si attorney. Hindi lang to sa mga, pati sa drugs, magaling din to. Umayos ka. Opo, alam ko po yun, sir. Ganito na lang, Alan. Tumahimik ka na muna dyan. Nolan, samahan ka namin bukas sa tanggapan ni Colonel Merdeguia Jr. Ano po? Para makapagsampa ka ng kaso, kung gusto mong sampahan si Alan, no problem. Sampahan mo yung RYBT ng istapa, pati pag nanako, ninako yung passport mo. Kung gusto mo isama si Alan, bahala na si Colonel mag-desisyon kung gawin testigo ito o isama rin sa kulungan itong mamang ito. Attorney, si Colonel. Colonel, sir, pupunta po kami sa inyong office, sir, bukas. Yes, sir. Nasa office lang po kami. Naku, yun na yata talaga. Alan! Yes, sir. Maghanda ka na ng sabon.
At pagbanlaw. Banlaw, babanlawan talaga. Mababanlawan ka talaga. Saka softener. At softener. Sir, kahit handa po ako, kahit napatayin po ako. Huwag naman. Hindi ka namin papatayin. Tumulong ka na lang, Alan. Tumulong ka. Baka pagbayani, bayani. Bakit kita papatayin? Lukuloko. Tama sa ulo ito. Tumulong ka na lang, Alan, ha? Ituro mo, inguso mo yung mga... Inguso mo! Sinabi ko lang, maghanda ka. Colonel, Colonel Merdigia, thank you po, sir. Thank you po. Marami pong salamat. Magandang hapon po. Ikaw, hindi pa ako tapos sa'yo. Ha? Sinabi kong maghanda ka dahil pag dinawagan kayo, sinadala ka sa Pina, maghanda ka ng sabon. Ha? At softener. At softener. Maliligo ka doon. Matagal-tagal ikukulong mo dyan sa CIDG. Nako. Na kahit na ikaw ay testigo. Oh. At siyempre, kailangan mo dyan ng mga alcohol. Pumada. Pumada. Kailangan mahaba yung buhok mo. Anyway, sige, larga. Hoy, magsasamahan namin itong komplainan. Kausapin mo na yung mga kasabwat mo, kasapakat mo dyan sa RYBT na nagsumbong itong Nolan dito. Kakasuhan namin kayo, sisiguraduhin na, pati yung may-ari na yan, makukulong dahil sa estapa. Layas! Tamahan ka namin bukas sa Nolan. Okay, no, okay po. Sa CIDG. Actually, yung 50,000 pesos, maraming sabon ang pwede bilhin. Maraming sabon, maraming mga pumada. Pero, wait, sandali lang. Ba't ka lumapit sa screen talaga? Huwag yung maabot mo ba siya? Gusto ko lang sundutin eh. Sulungsok itong papel sa ilong no. Inayo pa. Sino ating? Sobrang sino nga. Patayin nyo na ako. Magdadrama ka pa. Katawin kita. Buti papel ito eh.